أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng pagpuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang pinagkapagliha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin sa kanyang mga ibiyayang pinagkaloob niya sa atin. Purihin natin siya na kung saan nagdalang sa atin dito sa sandaigdigan upang masilayan natin ang mundo nito, ang kagandahan ng mga nilikha ng dakilang tagapaglikha upang masilayan natin ang anumang meron tayo ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng dakilang tagapaglikha at upang sa ganun ay makamta natin bilang isang mananampalataya inshallah ang tamis ng gantimpala sa kanilang buhay walang iba kundi ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na inilaan para sa mga mananampalataya lamang. Purihin din natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay sa atin at nagkumuha at kukuha sa atin ng buhay. Siya lamang ang may karapatan at siya lamang ay may kakayahan na magbigay sa atin ng buhay at magkumuha ng ating buhay. At tayo ay babalik niya mula sa sinuman, mula sa kung saan tayo ay nanggaling, kung saan tayo ay nanggaling, mula sa isang dust, ika nga. Tayo ay ang tao mula sa alabok at katotohanan magbabalik ang tao sa panghinong alabok. At pagkatapos ay babanguin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa pagsusulit sa kabilang buhay. At ako ay magbigay ng pugay at salam sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, sumakay ng mga kapayapaan na nagturo sa atin, pinadala niya para sa atin para ituro ang mga bagay na patungkol sa kabilang buhay, para ituro sa atin ang tamang pagkilala sa nag-isang dakilang tagapaglikha, ang mga bagay na inilalaan niya sa mga mananampalataya walang iba kundi ang paraiso, at inuturo sa atin sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sa makaya ng mga kapayapaan ang magiging kahinatnan ng isang tao sa kabilang buhay na kapag siya ay sumuway sa kanyang Panginoon, walang iba kundi ang impiyerno ako. Katotohanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagbigay ng napakalinaw na mga salita mula sa dakilang tagapagluha. Sa kadahilanan, siya ay nagsabi na hindi na ayon sa ano laman ng sa kanyang kagustuhan. Bagus, siya lahat ng kanyang mga sinasabi, ito ay nagmumula sa kanyang Panginoon. Kahit sinabi niya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Katotohanan, si Muhammad sa kanya ng kapayapaan ay hindi nagsasalita at nagsasabi ng sarili ng kagustuhan. Bagkos lahat ng kanyang mga sinasabi ay nagmumula sa nagpadala sa kanya, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya lang ang may karapatan at makapangyarihan na kayang magkawad dito sa kanyang lingka ang pagkakaroon ng buhay, ang pagkakaroon ng hininga upang sa ganun ay maipatuloy niya ang kanyang pamumuhay dito sa napakaganda at napakakinang lalaitin. At siya rin ang may karapatan at may kakayahan na kumuha nito at ibalik sa pagiging alabok ang sinuman na kanyang nilikha at tulad natin mga tao. At siya rin ang may kakayahan na bangunin ulit mula sa pagiging alabok, bibigyan ulit ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha, lalong-lalong na tayong mga katasang katauhan, upang litisin ang ating mga gawa pagdating ng araw ng paghukom. Pagdating ng araw ng paghukom, Day of Judgment. Aharap tayo sa kanya
ng pare-parehas. Harap tayo sa Kanya sa araw ng paghukom na ayon sa pagbalik sa atin ng ating kaluluwa sa araw na iyon. Kaya nga, pag-isipan natin at paggandaan ang araw na iyon, mga kapatid sa pananampalataya Islam. At siya rin ang may kakayahan at may karapatan kung kailan niya tayo bawian ng buhay. Walang sino man makapagsasabi, kahit sino man, kahit mga propeta, kahit sino man nilikha, kahit ang pinakamatalinong tao sa dito sa daigdigan, maging ang mga propeta at mga mensahero na nakinagkakapagbika, ay hindi nila alam kung kailan babawian ng buhay ang buhay ng isang tao. Maging sila ay hindi nila alam kung kailan sila binawian ng Allah ng buhay. Maging sa sino mang pinakamalapit sa kanya sa nakinagkakapagbika, maging ang mga malaika, ang mga anghel, ay wala silang alam kung kailan babawihan ang buhay ng isang tao. Kaya't naman, ang mga bagay na ito ay dapat malaman ng isang tao. Huwag siyang mangmayabang sa kadahilanan sa kanyang pagmamayabang ay katotohanan sa araw ng paghukong siya ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nagdalagalog na apoy ng impyong. Alam natin na ang buhay ay sadyang ang buhay ito sa daigdigan ay may pumapanaw at may dumarating. Umaalis, ika nga, at dumarating. Makikita mo na lamang ang kapitbahay natin, ang nakilala natin, sila ay nangawala. Ngunit pagkatapos na yun ay mayroong bagong isisilang, mayroong bagong susupot, mayroong bagong lalabas mula sa sinapupunan ng kanyang mga magulang. Ganito ang buhay ng isang tao. May mawawala, may darating. Kaya nga't naman, inahalintulad ito sa isang alon sa kang-asang karagatan. Pag nakikita natin at pagmamasda natin ang mga alon, bawat dating niya sa kanyang dalampasigan, hinahampas ito ang alon at merong susunod dito sa likod para humampas ulit. Okay? So, ganun ang buhay ng isang tao. Katulad ng alon, isang kasa karagatan, dalampasigan. Okay? May dumadating, o may nawawala, at may darating. At ganyan din ang buhay ng tao sa sandaigdigan. Inahalintulad din ito sa isang batis o isang ilog na patuloy na dumadaloy. Yung nakikita natin na kamakailan lamang, halimbawa, pinagmasdan natin ang mga batis at ang ilog na patuloy na dumadaloy, yung unang nakita mo ay hindi katulad nung dati mong nakita. Yung nakita mo kanina ay hindi katulad nung nakita mo ngayon kapag ito ay pinagmasdan. May darating, may aalis, may darating. So ganun ang buhay din dito sa ibabaw ng sandaigdigan. Ganun ang buhay ng tao sa sandaigdigan. At ganyan din hinahalintulad ang buhay natin, ang buhay ng mga tao rin sa daigdigan, na katulad ng isang halamanan, mga halaman, na puro ito ay luntian ng mga halaman, at bawat halaman, o bawa mula sa mga halaman doon, ay may nilalanta, may natutuyo, at pagkatapos matuyo at malanta, merong susupot, at merong mabubuhay naman, na papalik at ahalili sa kanya. So, ganun din ang buhay ng tao, dito sa sandaigdigan. Katotohanan, ang ating buhay sa ibabaw ng ito ay panandalian lamang. Hindi ka bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong buhay kapag ikaw ay binawian ng buhay dito sa sandaigdigan. Hindi kanya papahintulutan at hindi kanya ipagagawad sa iyo ang pangalawang buhay dito sa sandaigdigan upang ikaw ay magbalik loob sa kanya pagkatapos na ipakita sa iyo ang parusa sa para sa inyong maaangkin mo sa naglalagabla apoy ng impyerno kapag ikaw ay sumuhay pagdating sa kapilang buhay. Wala nang buhay panibago pa pagkatapos ng isang buhay. Tandaan natin yan. Kaya nga't pangangalagaan ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng iyong Panginoon dahil ito ay minsan lamang na darating sa iyo. Pangalagaan sa papaanong pagpapangalaga, mga kapatid. Alagaan mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagkain. Papakainin mo ito, papabusugin mo ito, ang buhay mo.
na iyong ginagamit sa kasalukuyan. Pabusugin mo ito sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pag-alaala sa Kanya. Pagsamba na Kanyang nagustuhan. Pagsamba na pamamaraan na itinuturo sa pamamagitan ng Kanyang sugo na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tandaan natin, ang buhay ng sandaigdigan, okay, maging ang tao, maging ang mundo na ito ay mayroong hangganan. Darating ang araw na ito ay matatapos. Darating ang araw na ito ay mawawasak. Ang ating kinatatayuan ngayon, ang lupa, at ang nasa itaas, natin, ang kalangitan, ang mga kahoy na napakaganda sa ating kapaligiran, ang mga bituin, ang mga halaman, ang mga hayop, ang dagat, karagatan, tubig at iba pa, ito ay mawawasak. Darating ang araw na ito ay mawawasak. Darating ang araw na ang mga bituin ay mga laglag. Darating ang kabundukan na ang kabundukan ay mawawasak na parang alabok. At darating ang karagatan. Ang karagatan ay hihinto sa kanyang pagkaroon ng wave. Darating ang araw na kung saan ang kinatatayo ng ating lupa, ito ay mabibiyak sa kadahilanan. Ito na ang araw na kung saan araw ng pagguno ng bundok, araw na darating na ang araw ng paghukom. Kaya't naman, paghandaan ng isang Muslim ang kanyang kahihinatnan pagdating sa kabilang buhay. Tandaan natin, yung mga bagay na ito na ating natatamasa ngayon, ito ay pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano tayo gagalaw dito sa sandaigdigan bilang sumasamba sa Kanya. Gamitin natin ang ating anumang biyaya na pinagkaloob niya sa atin sa lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan ito, ang buhay na ito ay stepping stone ng isang mananampalataya pagdating ng kabilang buhay. Kaya't naman, pinakapaalalahanin ko ang aking sarili ngayon din sa atin lahat na tayo ay katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagsunod as pamagitan ng pag-iwas ng kanyang mga ipinagbabawal. Ang paniniwala sa kabilang buhay, ito ay napakalaking turo sa atin ng Islam. Napakalaking bagay na dapat alaman ng pagkakaroon o ang paniniwala na tayo, mga tao, sino mang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay bubuhayin niya ulit para sa paglilitis. Bubuhayin niya ulit para sa paglilitis. At pagdating ng kabilang buhay, tandaan natin, dalawang buhay lamang ang mahihinat na ng isang tao. Either ito ay paraiso o either ito ay impyernong apoy. Mamili lamang ang isang tao kung gusto niya ng paraiso, ay katotohanan, andyan yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpletong gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan upang sa ganun, mamuhay siya dito sa sandaigdigan ng ayon sa kagustuhan ng kanyang Panginoon at mamuhay siya sa kabilang buhay. Magtatamasa siya sa gantimpala sa kabilang buhay, walang iba kundi ang paraiso. Ngunit kapag pinili niya naman ang kabilang dako, walang iba kundi ang impyernong apoy, katotohanan, tandaan natin, ang pagpasok sa impyernong apoy ay napakadali lamang gawin para sa isang tao. Gawin mo lamang ang pagsulay sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maaangkin mo na ang paraiso o ang impyerno, na'udhu billahi min dhalik. Kaya't naman, mayroong napakalaking koneksyon dito. Ang buhay natin dito sa sandaigdigan at mapatungkol sa kabilang buhay. Mapatungkol sa kabilang buhay. Bakit? Dahil, tandaan natin, ang tao, kahit hindi mananampalataya, kahit hindi siya man ng palataya, tumatanong sa kanyang puso ang eternal life, ang walang hanggan na buhay. Kahit yung mga sumasamba sa araw, mga Hinduismo, mga Budhismo, at iba pang uri ng relihiyon dito sa sandaigdigan, sila ay naniniwala sa tinatawag na eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya nga't naman, iba't ibang konsepto, iba't ibang paniniwala, at iba't ibang palaisipan, iba't ibang turo ang lumilitaw at lumalaganap ngayon, maling turo at
maling katuruan ang lumilitaw at lumalagay ngayon sa sangkatauhan dahil sa mga bagay na eternal life. Kahit gumagawa sila ng mga movie, gumagawa sila ng mga telenovela, gumagawa sila ng mga babasahin o mga iniaambag nila sa mga aklat, ang bagay na ito, eternal life, ayon lamang sa kanilang puro-puro. Kaya nga naman, tumatanim sa puso ng isang tao kung gaano kaganda ang eternal life. Okay? Higit lalo ang eternal life na ipinagkaloob sa kanya kapag yung eternal na kaginhawaan. Okay? Kaya nga't malaking koneksyon ang paniniwala sa kabilang buhay. Dahil ang kabilang buhay, akin lamang niya ang doon ang eternal life. Dalawang lamang, eternal life doon sa paraiso at eternal life doon sa impyernong apoy. Okay? Na'udhu billahi min dhalik. Kaya nga't naman, dahil sa kaimportansyahan nito, maging si Shaitan, alam natin si Satanas, ay tinutukso nung nilikha, nung binaba, okay? Nung nilikha si Adam at saka ang kanyang asawa na si Hawa, si Eva, ay ang ginawa ni Shaitan, tinukso ngayon ni Shaitan, okay? Ang dalawa, si Adam o si Adan o kaya si Eva, okay? Itinukso na ngayon at itinuturo siya nga sa kanyang puno na yung puno na yun ay pinagbawal sa kanyang kainin ng kanilang Panginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbawal na kainin. Ngunit, dahil sa tuso ni Shaitan para tuksuin ang ika nga yung dalawang na ito, yung ating magulang, si Adan at saka si Eva, ay nagawa niyang tuksuin. At tinuro niya yaong kahoy para kainin, okay, ni Adan at saka ni Eva. Kaya nga't ito ay matatagpuan sa surato sa chapter 20 ng banal na Quran, 120 verse. Okay? Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَالْمُلْكِ لَا يَبْلَى. Pero mo, napakaganda ng words na ginamit na Shaitan. Ito yung mga strategy ni Shaitan. Gumagamit siya ng napakaganda, napakagarang mga sa pananalita para tuksoin ang tao, para bulagin ang tao sa katotohanan at pagsunod sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang ginawa ni Shaitan. Sabi niya, kaya ang Shaitan, ayon doon sa verse na ating binasa, ang Shaitan ay binulungan. Binulungan ni Shaitan, okay, si Adam. At ang sabi niya, wika niya, O Adam, okay, gusto mo ba na ituro ko sa iyo ang isang puno, eternity, tree of eternity? Okay? Shajarat al-Khuldi. Tree of eternity. Sabihin, yung kahoy na ito ay walang hanggan. Na kapag ginain mo ang bungang kahoy na ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? At gusto mo bang ituro ko rin sa'yo yung kaharian, kingdom. Yung kaharian na hindi mapupuksa at hindi mapapanaw, pumapanaw. Okay? Sabihin, hindi nawawala. Okay? So, of course, bilang isang tao, kapag narinig natin yan, abay, talaga namang tayo, gusto talaga natin ang walang buhay na walang hanggan at yung kingdom na sinasabi, kaharian. Okay? So ngayon, nakalimutan ni Adam ang ipinag-utos sa kanya, ipinagbawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bawal na lumapit, okay, dito sa punong kahoy na ito. Kaya sabi niya, فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. O Adam, o Eve, o Hawa, huwag kayong lumapit sa punong kahoy na ito. Okay, huwag kayong lumapit sa punong kahoy na ito. At kapag ginawa nyo yaon, ay kabilang kayo sa mga wrongdoer, mga talipandas, mga sumusuway sa mga ipinag-uutos. Okay, kahit ang ginawa, ay nakalimutan yung utos na yaon dahil sa nabulag sila sa patibong ni Shaitan. Okay. At ang hindi paniniwala sa araw ng paghukom sa kabilang buhay ay katotohanan nagdadala sa isang tao sa kapighatian. Nagdadala sa isang tao sa hindi pagkakaroon ng katahimikan, hindi pagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa, kapayapaan sa kanyang sarili, kapayapaan sa kanyang puso. Bagkus, ito ay magkakaroon ng paggaligaw sa isang tao, ang hindi pagkakaroon ng paniniwala sa araw ng paghukom. Kaya makikita natin yung mga nag-reject, yung mga nag-deny, okay?
sa araw ng paghukom o mapatungkol sa araw ng paghukom at mapag-deny sa na tayo ay babangunin uli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para bawian o para to o para luto sabihin natin para litisin ang ating mga gawain ay katotohanan ay unti-unti ang kanilang buhay ay napupuksa kung kunti-unti ang kanilang buhay na nawawala mula at sa pamagitan ng kapighatian sa pamagitan ng pasakit na hindi nila nararamdaman. Kaya nga, makikita natin ang isang mga tao hindi naniniwala sa araw ng paghukom o kaya pagkabuhay muli na babangunin tayo sa araw ng paghukom para litisin ay kung sila ay mga puwet, sila ay mga manunulat o kaya mga tula ay isusulat nila ang kanilang mga nararamdaman, kanilang mga kapighatian sa kanilang mga puso, dinadaan nila sa pamagitan ng tula, dinadaan sa pamagitan ng nobela, dinadaan sa pamagitan ng pagsulat at pag-ambag ng aklat mula sa kanilang nararamdaman na kapighatian, mula sa kanilang nararamdaman na kaguluhan sa kanilang mga sarili. Wala silang kapayapaan, wala silang katahimikan sa kanilang mga sarili. Sila ay sinasabi na lang yaon ay matahimik sila, sinasabi na may kapayapaan sila, katotohan, ngunit sila ay nagsisinungaling, wala silang nakukuhang kapayapaan. Okay? At ang napakaikling period, napakaikling buhay dito sa daigdigan ay napakaimportante para sa kabilang buhay. Kaya nga huwag natin aksayahin bawat oras at bawat pagkakataon, huwag nating aksayahin ang buhay natin dito sa daigdigan. Sa kadahilanan, kung ang ginagawa ng isang tao dito sa ibabaw ng mundo ay puro kapalaluan, puro pagsuway sa kanya ang mga ipinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, puro ang kanya mga ginagawa ay kasalanan, lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kanyang ginagawa ay katotohanan, makakamtan niya ng walang pag-aalinlangan ang kanyang ginagawa doon sa kabilang buhay. Kung siya ay bagsak, wasak na wasak dito sa ibabaw ng mundo, higit lalo ang kabilang buhay, higit lalo pagdating sa kabilang buhay. Kaya nga't ang napakaikling panahon na napanatili natin sa ibabaw ng mundo ay narapat naman natin bigyan natin ng pagpapahalaga. Bigyan ng pagpapahalaga dahil nakasalalay ang pagtira natin sa ibabaw ng mundo, nakasalalay kung ano yung mahihitnat-nat mo sa kabilang buhay. Kapag ikaw ay naniniwala dito sa daigdigan, naniniwala ka, pagkatapos mong maniwala sa nag-isang dakilang takapaglikha o sa araw ng paghukom at sa kanyang mga katutusan na dapat nating paniwalaan at dapat nating sundin at yan ay ginawa mo kay katotohanan, ang iyong kahinatnan, tunay na sinasabi natin, ay walang ibang walang hanggan na paraiso na ipagkakalob sa iyo ng lumikha nito. Walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gayon din naman, kapag ang isang tao ay gumawa ng pagsuway, ay ang kanyang magiging kahinatnan ay ang pagdurusa at puro at walang humpay na pasakit pagdating sa kabilang buhay. Okay? Kaya nga't naan, in-explain sa atin ang Quran, in-explain sa atin ang sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay kung ano ang dapat natin gawin upang makamtan natin yung eternal life. Ano ang dapat natin gawin dito sa sandaigdigan? Okay? Paano natin makamtan ang kabilang buhay? Ang kaginhawaan na iniaalay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga tagasunod, sa mga tao na nanampalataya sa kanya. Kaya nga't napakalinaw ng banal na Quran, napakalinaw ng mga sunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay na ito. Kaya nga't ayon sa kanyang hadith, kanyang sinasabi, ad-dunya mazra'a lil akhirah. Ang mundo na ito ay sadyang, okay? Sadyang taniman para sa kabilang buhay. Ang mundo na ito ay parang alam natin yung nag-aararo. Okay, mag-aararo tayo dito. Nagbubungkal ng lupa para itatanim. Dahil ang ating gusto ay meron tayong aanihin, okay, kinabukasan pagdating ng panahon. So ang mundo na ito ay gawin natin itong araro. Gawin natin itong plantation. Mag-aararo tayo sa pamamagitan ng pagpapakabuti, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos niya, pagpapakahirap sa pagsunod na ipinag-uutos niya, dahil tandaan natin ang daan papuntang paraiso ay nasadyang na makipot at hindi basta-basta. Hindi madali. Hindi lang isang imagination lamang ng isang tao makakapunta siya ng paraiso. Hindi ganun, kapatid. Okay?
ang pagpunta sa paraiso, ang pagpasok sa paraiso ay nangangailangan ng napakatinding pagsusumikap. Para bagang, halimbawa ngayon gusto mong pumunta sa isang napakagandang lugar, napakagandang palasyo ng isang king, okay? At dahil ang pinakamagandang lugar sa balat ng lupa ay walang iba kundi ang tinitirahan ng mga o kayang kaharian at tinitirahan ng mga matataas na mga tao, yung king, andun na lahat eh. Okay? So ngayon, kapag gusto mong pumunta doon, anong gagawin mo? Alam nga naman, mag-imagination ka lamang para makapunta doon. Makukuha ba sa pamamagitan ng imahinasyon ang pagpunta at pagpasok doon sa isang palasyo? Hindi. Kailangan mo ng napakaraming requirements. Kailangan mo magsumikap. Okay? Maaring ikaw pa ay dadaan sa pagsusulit, dadaan ka pa sa iba't ibang uri ng mga obstacles para ka lang makapasok doon. God, how much more ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mga katulad ng ibang tao at paniniwala, nasasabihin nila, maniwala ka lamang na ito, na pinako si Pulano, si panako si Jesus, ay ikaw ay maliligtas na at makakamtan mo na ang kabilang buhay. Hindi nagagawa ng kabutihan at iba pa. Okay, dahil yun ang paniniwala. So, katotohan na ito ay napakalino na huwad ng paniniwala sa atin sa Islam. Hindi sapat ang basta maniwala ka lamang ng isang dakilang takapaglikha, bagus ito ay sabayan mo na magawain o pagsunod sa kanya mga ipinag-utos para makamtan mo naman ang paraiso na ipinagkaloob sa sinumang tinatawag na naghihirap at nagsusumikap pero sa daigdigan. Okay? Alam mo, kung ikaw ay may itinanim, meron kang aanihin. Ngayon din, kaya nga't ang mundo na ito, gawin nating instrumento ang mundo na ito para sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ni Allah, sa pamamagitan ng mga pagsunod sa kanyang mga turo, sa pruturo ng kanyang mga propeta, at pag-iwas sa mga kanyang mga ipinagbabawal. Okay? At hindi natin makakamtan, o para magkaroon tayo ng tinatawag na eagerness, okay? Eagerness, sabihin, ng pag-aasam-asam, higit lalo yung pagkaroon natin ng ijtihad, pagkakaroon natin ng pagsusumikap lalo, pagpapakahirap lalo, okay? Ay, di bagat kapag halimbawa, ikaw ay, bakit ka nagsusumikap ng tatrabaho ngayon sa Saudi Arabia? Nagpapakahirap ka sa Saudi Arabia dahil meron kang punterya, meron kang objective, okay? Meron kang inaasam-asam, ano yun? Magkaroon ng magandang buhay pagdating mo, pag-uwi mo ng Pilipinas. Meron kang inaasam-asam na mabigyan ng buhay ng iyong pamilya. Kaya nga't nagpapakahirap ka dito sa Saudi Arabia. Ikaw ay nagtitiis kahit malayo sa pamilya mo, kahit namimiss mo ng pamilya mo, nagtitiis ka sa pakikihalubilo sa mga iba't ibang lahi dito sa Saudi Arabia o sa ibang dako ng sandaigdigan ng sanlibutan. At gayon din, ikaw ay halos walang tulog dahil gusto mong kumita, gusto mo na may maipadala sa iyong pamilya, gusto mo na mag-ipon para pag-uwi mo ay meron kang maipunda at pag-uwi mo, meron kang madala sa iyong pamilya o mahal sa buhay. Ganyan din, dahil mayroong objective. Ganyan din. So, paano magkaroon tayo ng para managdagan yung ating tinatawag na pagsusumika para sa kabilang buhay? Ipinarating sa atin ng banal na Quran. Ipinarating sa atin ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga katangian patungkol sa paraiso. Para magkaroon ka ng karagdagang pag-asam-asam. Diba? Na ganito ang paraiso. Napakaganda sa paraiso na walang sinumang matang nakakakita. Walang sinumang tay na nakakarinig. Walang sinumang isip na kayang arukin ang napakagandang laman ng paraiso. Paano pag binigyan ka lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahagi lamang, kunting portion lamang, okay, kung ano yung meron sa paraiso, napakaganda. Katulad na lamang ng nakalagay sa banal ng Quran, napakaganda, okay, na inihahanda sa mga mananampalataya, yung mga anhar, yaong mga batis, yaong mga ilog na ito ay umaagos, na yung batis na ito ay yari sa honey, okay, sa pulupukyutan, yari sa tinatawag na milk, okay, sa tinatawag milk doon sa gatas, yari sa tinatawag na sabihin natin na napakatamis at ang tamis na ito ay hindi mapapanaw, ang tamis na ito ay hindi mawawala, hindi na i-expire, hindi katulad ng tamis sa ibabaw ng sa daigdigan. Nilalaan para sa iyo na isang mananampalataya. Nandoon ako sa may mga huris, nandoon ay makakamtan mo, hindi ka maghihirap doon, hindi ka magsasalitang anumang, hindi ka nais-nais, puro kabutihan ang lumalabas, puro kapayapaan ang lumalabas sa ating bukang bibig ng mga tao na nirahan sa paraiso. Subhanallah. Tapos, meron ka pang kaharian na inilalaan para sa iyo sa tinatawag na paraiso. So dito, kapag nalaman mo ito, ay magkakaroon ka ng paninang karagdagang pagsusumikap. Lalong pagsusumikap dito sa daigdigan, dito sa ibabaw ng mundo, para sa ganun, para sa paghahanda mo sa kape, para gusto mong maani yun. Okay. Kaya nga't naman, ipinarating sa atin ang Quran
pinarasal sa ating mga bagay sa pamamagitan ng halin at pagkasalanan. At gayon din sa impyerno upang sa ganun maiwasan natin yung paggawa ng kasamaan, masiwasan natin yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagdating ng araw ng paghukom, ipinamulat at ipinahayag. Okay? Sinasabi sa Quran, sinasabi sa hadith na ito yung katangian ng impyerno ng apoy na kapag ginawa mo ang bagay na ito, ay ganito ang iyong kahihinatan. Okay? So, kaya't naman, ang buhay natin sa daigdigan, temporary buhay natin na panahon na tinitira dito, ngunit sa ibang tao, ay sadyang mahalaga pa sa kanila ang buhay na ito kaysa kabilang buhay. Wal akhiratu khairu wa abqa. Katotohanan, ang kabilang buhay ay mas mainam pa. Kung batid nyo lamang, ang kabilang buhay ay mas mainam, pahigit na mas mainam. At ito ay papapanatili, manat, everlasting, ika nga. So, kailangan ng isang Muslim maging wise, ika nga. Maging wise. Kaya nga, inshallah, sa bagay na kung saan na para sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga bagay na magdadala sa atin sa walang hanggan, na kaginhawaan, walang iba kundi ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At, dahil yung mga bagay na ito, tulad na sinasabi natin, ay kabilang sa unseen. So, kailangan, ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para makamta natin yung complete information mapatungkol sa araw ng paghukom. Okay? So, inshallah, itong portion na ito, yung ating ikang series na pag-aaral, which is a lecture, ay ito ay pambungad lamang na gusto kong bigyan ng topic sa bawat session natin, inshallah. Dahil sa may mga nag-request kanina, okay, inshallah ay ito ay pambungad lamang ng ating topikong mapatungkol sa araw ng paghukom. Okay? Dahil tandaan natin ang araw ng paghukom ay nahati ito. Okay? Nahati sa tinatawag na bahagi. Merong bahagi na yung bang minor na araw ng paghukom at meron ding major na araw ng paghukom. At inshallah, subhanahu wa ta'ala, ay provide natin ang mga information o complete information sa bagay na ito sa pamamagitan ng light, sa pamamagitan ng ilaw at guidance ng Quran at gayon din sa pamamagitan ng hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah, so dito na lamang katapos muna yung unang bahagi, yung isang pambungad sa paniniwala sa araw ng paghukom, mapatungkol sa araw ng paghukom. Ulitin ko, bigyan natin ng halaga ang napakaikling panahon na tinitira natin sa ibabaw ng mundo para sa kabilang buhay. Okay? So, akhir da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.